Sino nga ba si Romeo Halosos na nakapagpaalis sa 8 Bulaga at sa TVJ? Makalipas nga ang mahigit 4 na dekada ay kumalas na sa Tape Incorporated ang tatlong iconic host ng 8 Bulaga na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ginawa ng trio ang anunsyo sa huling araw ng Mayo kung saan mapapansin na bago ang announcement ay replay episode ang ipinalabas ng programa. Simula ngayong araw, May 31, kami po ay magpapaalam na sa Tape Incorporated, wika ni Vic. Karangalan po namin na nakapaghatid ng tuwa't saya mula Batanes hanggang Hulo at naging bahagi ng buhay ninyo. Sambit pa ng 8 Bulaga host. Saan man kami dalhin ng tadhana, tuloy ang isang libot isang tuwa. Unang lumabas ang balita na nakatakdang lumipat na umano sina Tito Vic at Joey sa TV5, kung saan ang Bright Light Productions ang kanilang magiging bagong producer. Hindi pa klaro kung anong mangyayari sa 8 Bulaga ngayong nagpaalam na sila sa Tape Incorporated. Matatandaan na nagkaroon ng gusot sa pagitan ng TVJ at Tape Incorporated ang producer ng 8 Bulaga na hawak ng Pamilya Halosos. Alantad sa ilang interview na nagkaroon ng milyong-milyong utang ang Tape kina Vic Soto at Joey De Leon mula sa talent fees. Dati ring sinaat ni Tito na nagkalabuan ang Tape Incorporated at mga talent at production staff ng 8 Bulaga dahil nais umanong tanggalin ng Tape ang mga matatagal ng empleyado sa noontime show. At dahil dito ay hindi maiwasan na maging headline na naman si Halosos, ang nagmamay-ari ng Tape Incorporated. Ngunit sino nga ba siya? At bakit gano'n na lang katindi ang kapangyarihan niya para mapaalis ang 8 Bulaga at ang TVJ? Sino nga ba si Romeo Halosos at ano ang kanyang koneksyon sa 8 Bulaga? Ang politician na ito ay ang may-ari ng Television and Production Exponents Incorporated o Tape Inc. na siyang kilala sa showbiz bilang producer ng noontime show na 8 Bulaga. He co-founded 8 Bulaga with Tony Tuviera, kasama rin ang main host ng show na sila Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Base sa istorya ng 8 Bulaga, it took a while bago kumita ang show, kaya naman hindi nababayaran ang mga host at staff. Ayon kay Malu Choa Fagar, na gumanap bilang Chief Operating Officer ng Tape Incorporated, bago siya mag-retire noong January 1, 2021, ay inabot ng halos 10 taon ang struggling years ng 8 Bulaga. Bilang financer, nagbigay si Halosos ng ultimatum na 3 buwan na kung hindi pa mag-i-improve ang ratings ng 8 Bulaga, ito ay tatanggalin na. Bagamat si Tuviera ang namamahala sa production team, ay si Halosos pa rin umano ang may last say. Anito, Tuviera would update him of plans and Halosos would approve or disapprove. Unang nagtrabaho si Halosos with ABC-5. Magkatapos nito ay lumipat sa ABS-CBN. When martial law shut down ABS-CBN in 1972, Halosos and other partners put up Philippine Production Center Incorporated or PPCI. With the blessings of the Lopez family, PPCI brought old ABS-CBN shows like Pugos, Si Tatang Kasi, and Dolphy's Buhay Artista to Channel 7, which was allowed to reopen 3 months after the declaration of martial law. Makatapos ang ilang taon, nagsolo na si Halosos at bumove on ng production specialist. Si Tuviera ang gumanap bilang kanyang assistant. Ang solong kumpanya ni Halosos ay nag-produce ng beauty pageants kasama na ang Binibining Pilipinas at ang mga laro sa Philippine Basketball Association o PBA,
which became the company's cash cow. In late 70s, nagdesisyon si Halos-Hos na pasukin ang TV production. At bandang dekada 80, he developed a C-shaped white sand beach property in Dapitan, Zamboanga del Norte na siyang tinatawag bilang Dakak o Dakong Kakahoyan. At dahil nga sa dami ng kanyang negosyo o pinagkakaabalahan ay madalang na siyang magkaroon ng oras para sa pagpapatakbo ng Itbulaga dahil bukod sa pagiging businessman ay naging politician din si Halos-Hos.